Kasama po natin si Ginoong Alcer Aurelio, weather forecaster po ng PAGASA. Alcer, magandang hapon sa'yo. Medyo magandang hapon po. Yung kanina, no, yung onyok, una muna yung nona, ano nang estado ng nona tapos yung onyok? Opo, si bagyong nona ay kanina naging low pressure area at sa mga oras ito ay nalusaw na siya. Oo. So isa na lang pong bagyong binabantayan natin, itong si bagyong onyok. Oo. Pero magdadala si onyok na maraming ulan sa Mindanao particular. Opo, sa ngayon di pa niya naapektuhan ang bagyong onyok dito sa Mindanao, particularly dito sa Caraga and Davao region. Mm-hmm. So kung kailan marandaman ang epekto ng bagyo dito sa eastern section ng Mindanao ay maring bukas. Bukas pa? Friday po. Mga gaano siya katagal magtatagal? Well, unang-una itong bagyong ito nagdadala ng moderate to heavy rains at ito yung maapektuhan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil sa ating forecast track ay sa Mindanao siya dadaan. So hanggang kailan siya maapektuhan o magbibigay ng pag-ulan lalo sa Mindanao. So maaaring bukas, simula bukas, Friday, hanggang Sabado ng gabi. Estimate ko mula Friday bukas hanggang Sabado ng gabi. Ay yun ang duration. Within that period ay maapektuhan niya itong Mindanao. Oo, hindi siya gaanong lalakas, tama? Kumpara sa nona. Opo, at hindi siya lalakas. Magmimaintain lang po siya sa tropical depression dahil sa dagat, nakakuha siya ng energy. Mm-hmm. So yun ang gusto ng mga bagyo, nakakuha siya ng energy para lumakas. Mm-hmm. Kaya lang, ay vertical wind shear. Malakas kasi yung hangin sa paligid ng bagyo. So, ayon ng bagyo na malakas yung hangin sa paligid niya, mawawasak siya. Mm-hmm. Kontrapelo, nakakuha siya ng energy pero malakas yung hangin. So, kaya na-maintain niya ang tropical depression. Mm, nabalance. Mga ano bang speed nito sa pagtayan niya? Well, ang kinikilos niya pa westward, pa kanluran, sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero yung kung may dala siyang maraming pag-ulan, moderate to heavy rains, maraming bahaing lugar dun sa area na binabanggit mo kanina. Opo, yung sa panggitin ko po, yung lahat po ng lugar kung saan nakasilalim ng public storm warning signal number 1. Mm. Ito yung Surigao del Sur, kasama Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Province, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley, Bukidnon, Llano del Norte, Llano del Sur at Misamis Occidental. So itong mga lugar na akin nabanggit ay makakaranas ng pag-ulan at pagbugso ng hangin at maaari po mangdulot ng pagbaha at pag-ulan lupa. Yung bugso nito, mga ano nakikita niyo? Wala siyang bugso ng hangin dahil tropical depression. Hindi so at tangi lang ay yung hangin malapit sa gitna ng bagyo nasa 55 kilometers per hour. Mm. Bilang panguli, anong paalala sa mga kababayan natin na sa mga particular na lugar na nabanggit mo? Opo, at malapit pang bagyo, hindi pa tayo naapektuhan. So may time pa tayo mag-prepare, maghanda at alamin po ang mga lugar na kusang ligtas. At wag na po antayin ng ating mga local official na sabihin na lumigas na po kayo. Maraming salamat sa pagkakataon. Sige, Ginoong Alcer Aurelio po, weather forecaster ng PAGASA.